Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang isang nakakatakot na kwento. Bata pa ako noon, mga 10 or 12 years old yata. Hindi ko na rin masyadong matandaan yung taon. Pero ang natandaan ko ay yung mga nangyari. Ako pala si Carlo, kasalukuyang nagtatrabaho sa Manila. Taga-probinsya ako ng Quezon. Matagal-tagal na rin po akong nakikinig ng mga horror stories sa YouTube. Pero ngayon ko lang din naisipan ibahagi itong kwento. Namatay yung lola ng kaibigan ko noon at araw na ng libing. Hindi pa noon nakukuha ang mangkay ng lola niya at hinahanda pa rin lang. Siyempre, dahil kaibigan ko ay andun din ako para samahan siya. Habang nakaupo ako noon ay napatingin ako sa may puno ng bayabas na pagmamay-ari din nila. Umakyat ako at hindi na nagpaalam dahil okay lang naman ako muha. Hindi rin naman nila ito kinukuha at nahuhulog lang. Nabubulok kaya sayang. Nang makakuha na ako ng bunga ng bayabas ay bababa na sana. Pero naisipan ko na wag na lang muna dahil mahangin din sa taas. Kahit na umaga nun ay malamig ang simoy ng hangin. Kaya maganda rin sa pakiramdam habang nasa taas ka. Habang kinakain yung pitas kong bayabas ay napatingin ako bigla sa may baba kung nasaan yung mga naghahanda ng mga pagkain pati yung mga makikilibing. Napansin ko na parang hindi sila gumagalaw. Yung parabang biglang huminto yung paligid. Napatingin pa ako sa buong paligid noon dahil baka pinaglalaroan lang ako ng mga mata ko. Pero as in hindi talaga sila gumagalaw. Ako lang. Medyo iwinagdit ko na lang yon kahit weirdo at nagpatuloy lang sa pagkain ng bayabas hanggang sa mabusog ako. Naudlot yung pagbaba ko noon sa puno ng bayabas nang may makita akong tatlong lalaki na nakaitim papunta sa direksyon ng bahay. Yung itsura nila ay parang si kamatayan. Nakaitim na roba sila. Yun lang, wala silang hawak na karit. Ang weirdo pa noon ay may dala ang mga ito na puno ng saging. Inisip ko na lang noon na baka may nantitrip lang dahil may mga kakaiba rin nangyayari sa probinsya namin. Loko-loko rin kasi minsan yung ibang tao doon. Dali-dali akong bumaba noon para pagmasdan sila. Nang maalapit sila sa may kabaong ng lola ng kaibigan ko, kita kong kinuha nila ito at ipinalit yung hawak nilang puno ng saging. Kitang-kita ko yon mula sa bintana dun sa ilalim ng puno ng bayabas kung saan ako nakapwesto. Gulat na gulat ako noon. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Sunod na ginawa ng tatlong lalaki ay nagpunta sila sa mga taong nagluluto ng pagkain. Parang masusuka ako noon nang makita kong ipinalit nila yung bangkay dun sa baboy na kakatayin nila. Pagkatapos noon ay parang bulang biglang nawala yung tatlong lalaki nung napakurap ako saglit dahil hindi ako makapaniwala sa mga nakikita. Nung time na yon, gumagalaw na rin yung mga tao sa paligid. Natakot ako kasi parang ako naman yung hindi maagalaw dahil sa nakita kong eksena. Hindi ko alam kung totoo yon. Nakita ko naman yung baboy na kinakatay nila. Hindi naman yon yung bangkay ng lola ng kaibigan ko. Nakakapagtaka lang dahil balik sa normal ang lahat. Dahil curious, dali-dali kong pinuntahan yung kabaong. Andoon naman yung bangkay ng lola ng kaibigan ko. Maayos naman ito. Pero napansin ko na sa gilid ng katawan nito ay may tuyong dahon ng saging. Matapos yun ay biglang nahagip ng paningin ko sa gilid ng mga mata ko na parang may tatlong itim na figura. Paglingon ko sa gilid ay nawala ang mga to. Pagkatapos mailibing ng lola ng kaibigan ko ay bumalik yung mga nakilibing sa bahay at nagsikainan na. Ako naman nawala ng gana. Parang ayokong kainin yung kinatay at hinanda nila. Inisip ko nga noon kung sasabihin ko ba sa kanila yung nakita ko. Pero kasi hindi rin ako sigurado kaya tumahimik na lang ako. Inisip ko na lang talaga na guni-guni ko lang lahat ng yon at hindi totoo yung nakita ko. Inaamin ko rin na mahilig akong manood ng mga nakakatakot. Kaya minsan ay nai-imagine ko sila. Lumipas ang ilang araw at sa asamaang palad ay namatayan ulit yung kaibigan ko. Sa pagkakataong yon ay yung lolo naman niya ang sumunod. Bigla ko nun naisip
na baka mangyari na naman yung nakita ko dun sa araw ng libing ng lola niya. Takot na rin ako magpunta noon sa libing dahil sa nakita ko. Paminsan-minsan nga ay napapanaginipan ko. Pero napilit ako ni na mama dahil nakakahiya rin kung hindi kami makikilibing. Hindi nga ako nagkamali. Nangyari na naman yung nangyari dun sa araw ng libing ng lola niya. At that time, nagawa ko rin sabihin kina mama yung mga nakita ko nung araw ng libing ng lola, pati na sa libing ng lolo ng kaibigan ko. Hindi sila naniwala. Pinagalitan pa nga ako dahil kung ano-ano raw ang sinasabi ko. Pinilit kong paniwalain sila, pero imposible raw talaga yung sinasabi ko. Dahil nga naulit yung nangyari kung saan ay nakita kong ipinalit nila yung bangkay ng lolo sa puno ng saging at inilapag ang katawan ng matanda kung saan naapwesto yung kakatayin na baboy. Pero pag napakurap ay bilang magbabalik sa normal ang lahat. Pero nakita ko na naman yung tuyong dahon ng saging sa gilid ng bangkay, pati na yung pagpapakita ng tatlong nakaitim na lalaki mula sa peripheral vision ko. Malinaw talaga sa mga mata ko yun eh, kaya masasabi kong sigurado ako sa mga nakita ko. Wala lang akong ebidensya na nangyari yung mga eksenang yun. Napaluha pa nga ako noon dahil ayaw nila akong paniwalaan. Pero napagod na rin akong kakakumbinsi sa kanila, kaya tumigil na rin ako. Naisip kong wala rin naman ako mapapala kapag ipinagpilitan ko pa. Simula noon, paminsan-minsan ay nananaginip na ako ng nakakatakot. Napapanaginipan ko rin yung tatlong lalaking nakaitim mula dun sa lamay. Nang humupa ang lahat at patapos ang padasal, kinuwento ko sa kaibigan ko yung mga nasaksihan ko nung mga araw ng libing ng lola at lolo niya. Medyo kumbinsido rin ako noon dahil may tuyong dahon ng saging sa gilid ng bangkay na hindi naman pangkaraniwang ginagawa. Siya lang ang tanging naniwala sa akin noon. Siguro ay dala rin ng kabataan at kami ang mas nagkakaintindihan. Hanggang sa lumipas ang mga taon ay dumadalang na yung mga pagpapakita sa akin sa panaginip ng tatlong lalaking nakaitim. Pinili ko na lang na paniwalaan yung mga nakita ko nung bata ako. Hello po Sir Bob. Ako si Angela at may alaga akong aso na tawagin na lang nating Bantay. Bantay na ang tinawag namin dahil bantay namin siya sa bahay tuwing aalis kami. Obviously, siya rin ang bantay kapag natutulog na kami. Nakasanayan na noon ni Papa na kapag tinatawag niya si Bantay ay pasipol. Kaya kapag may sumisipol na doon sa bahay namin, ay alam kong dumating na si Papa at tinatawag niya si Bantay. Malambing at masunurin si Bantay. Agad yung tumatalima kapag tinatawag ni Papa. Gabi noon, mga mag-aalas 12 na. Andoon na si Papa sa bahay at tulog. Natutulog na noon ang lahat. Nagising na lang ako bigla dahil nakarinig ako ng pagsipol. Paulit-ulit yun kaya nakaramdam ako ng kilabot. Sinilip ko si Papa sa kwarto niya at mahimbing siyang natutulog. Sinilip ko naman si Bantay at hindi siya mapakalinon sa kinatatalian niya. Ilang sandali pa ay narinig ko muli ang pagsipol. Nanggagaling yun sa labas ng bahay namin. Nagwawala na noon si Bantay at kahit ako ay nakaramdam ng paggapang ng takot sa buong katawan. Natakot akong silipin noon kung sino ba yung sumisipol sa labas. Maya-maya ay narinig ko na rin na parang takot na si Bantay. Andoon lang siya sa may labasan namin. Nasa loob naman siya ng balkonahe. Pairamdam ko noon ay parang humihingi siya ng tulong, kaya nagdahan-dahan na akong lumapit sa may bintana para silipin kung sino ba yung gumagaya sa sipol ni Papa. Nanlaki na lang ang ulo ko noon nang makita kung sino ang nasa labas ng bahay. Si Papa, o masasabi kong kamukhang kamukha ni Papa. Kitang-kita ko yun mula sa poste ng ilaw na nasa may labasan lang namin. Dali-dali akong tumakbo noon papunta sa kwarto ni Papa at pinailaw. Lalo akong kinilabutan nang makita kong mahimbing ang tulog ni Papa. Nangihina akong bumalik sa may sala
para silipin ulit kung andoon pa yung lalaking kamukhang kamukha ni Papa. Pero wala na yun. Mabilis kong pinapasok si Bantay sa loob ng bahay. Tinabi ko na lang siya sa higaan ko sa takot na bumalik ang kung sino mang tao ang gumagaya kay Papa. Kinabukasan ay kinuwento ko sa kanila ang nakita ko. Ang sabi naman ni Papa ay baka nananaginip lang ako. Pero sigurado ako sa nakita ko at gising na gising ako nun. Nasa kwarto ko pa nga nun si Bantay na pinapasok ko. Hindi ko na masyadong pinagpilitan pa. Pero ang ginawa ko nun ay pinapupo ko muna si Bantay at pinapasok ko siya sa loob. Kumbaga, hindi ko na siya iniiwan sa labas ng bahay tuwing gabi. Ayoko na kasi ulit marinig pa yung pagsipol ng kung sino mang nilalang yun na parang doppelganger pa ni Papa. May isa namang naniwala sa akin nun, yung kapitbahay namin na napagkwentuhan ko. Minsan din daw ay nakita niya yung kapatid niya na nasa labas ng bahay nila. Pero nang tingnan daw niya yung kwarto nito ay andoon daw ito at natutulog. May nanggagaya nga doon sa lugar namin. Sabi ng mga matatanda ay baka raw yung naninirahan sa isang malaking puno ng balete na nandoon. Matanda na raw yun at malamang ay may naninirahan talagang elemento. Hindi lang sila sigurado kung multo ba, engkanto o ano na pwedeng kunyango o doppelganger na gumagaya nga sa itsura ng napagtitripan nila. Hanggang dito na lang po muna ang creepy story ko, sir. Hello po, Sir Bob. Ako si Ronald, taga Samar, Leyte. Isa ako sa mga silent listeners ninyo. Itong kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong nasa grade 2 pa lang ako. Yung iba dito ay naikwento din ng nanay at tatay ko. Bale, karanasan po namin itong mag-anak. Tatlo kaming magkakapatid at ako ang bunso. Lalaki din ang panganay namin na si Kuya Arnold at babae ang sumunod na si Ate Rochelle. Yung bahay namin noon ay yari sa Kawayan. May hagdanan yon na may 6 na baitang. May silong kami sa baba at doon nakatali yung aso namin. Nung bagyong Loleng taong 1998 yata yon, ay inakyat na rin namin sa bahay ang alaga naming aso at pusa. Yung mga manok ni tatay ay nagsidapuan na sa matataas na puno ng santol at aratilis. Buti na lang at kabebenta lang ni tatay ng baboy namin, kundi ay naisama yon na inadod ng baha. Hanggang bewang yung baha noon sa amin at sobrang mabutik pa, kaya wala na nung nagtangkang buwaba sa amin. Hindi ko na matandaan noon kung saan ang galing ang di namin inaasahang mga bisita. Grabe ang takot ko noon nang makita ko yung dalawang kobra na naglilingkisan habang inaanod ng baha padaan sa bahay namin. Ilang tangkal na lang noon at abot na rin ang sahig ng bahay namin. Buti at tumigil naman na noon ang ulan. Sabi ni nanay ay nagtuturo daw ako noon sa labas. Ahas daw ang sabi ko. Nang tinan daw nila ay natakot din sila dahil ang lalaki noon. Sabi ni nanay ay tigilan ko raw ang pagtuturo. Tanghali yon nang makita ko ang dalawang ahas. Kinahapunan na nilagnat ako. Nanginginig ako noon sa sobrang taas ng lagnat. Panay daw kasi ang turo ko doon sa dalawang ahas. Mukhang may may-ari daw nun. Ang ibig sabihin ay mukhang alaga daw yon ng engkanto. Saan daw ba yun ang galing at naglilingkisan pa sa gitna ng baha? Baka galing daw yon sa nonok o balete tree. Dinasalan ako noon ni nanay at hiningi ng tawad yung pagtuturo ko at panggagambala sa kanila. Bata pa ako noon kaya wala akong alam at di ko sinasadya. Medyo humupa daw yung lagnat ko. Nang sumunod na araw ay bumaba na yung baha. Nilalagnat pa rin ako noon. Bumaba na si tatay ng bahay at ng huli ng manok. Iaalay daw niya sa puno ng balete. Subukan daw niya at pakasakaling gumaling ako. Ilang oras lang noon ay nawala na nga yung lagnat ko. Tama nga sila na merong may-ari ng mga ahas na yon. At nagkataon lang na nasa baba siguro sila at inabot ng tubig. Nagka-phobia na nga ako noon sa mga ahas. At simula din noon,
palagi na akong nananaginip ng mga ahas. Sobrang nakakatakot yun. Ang kapalit naman nun ay umayos lalo yung buhay namin. Siguro ay may swerte ding hatid yung mga ahas na yon pagkatapos ng bagyo. Isa pang pinagtatakhan noon ni tatay, hindi raw nagiba yung bahay namin na marupok na rin ang ibang bahagi noon. Sa lakas daw ng bagyo, kung di kami pinalad ay tiyak nasama na rin kami sa baha. Ito lang sir ang maikli kong kwento. Sana ay mainaritin nyo. Magandang araw sa inyo, Kuya Bob. Ako si Herlin, taga Bataan. May kwento po akong nais ibahagi sa inyong channel. Tungkol ito sa pambihirang pangyayari sa buhay ng ninang ko. Ayon din ito sa kwento ni Mama. Nagpakwento kasi ako sa kanya kung may karanasan ba siyang nakakatakot o may kababalaghang nangyari sa kanya at sa mga kakilala niya. Wala daw siya. Pero yung ninang ko na itago na lang natin sa pangalang Ninang Lori ay meron. Bihira daw ito mangyari sa buhay mag-asawa o sa araw mismo ng kasal. Ang maatanggap ng regalong matulis o matalim sa mismong araw ng kasal nila. Ang napangasawa kasi ni Ninang ay may dating nobya na tumagal daw ng 8 taon. At hindi raw nito matanggap na ikaasal ang dating nobyo nito sa iba. Kaya gumawa raw ito ng paraan para maaganti sa kanila. Lingid daw sa kaalaman nila nung una na ito ang nagpadala sa kanila ng regalong kutsilyo. Isang set pangaraw. Pagkatapos ng kasal at honeymoon ay lumipat ng bahay sina Ninang. Nung una ay umuupa lang sila. Pagkalipat ay sa kanila pinagbubuksan yung mga regalo. Huli raw nilang nabuksan yung regalong yon. At nagtaka sila kung sino sa mga bisita nila ang nagbigay ng ganoon. Wala kasing nakalagay na pangalan. Alam daw kasi nila na pangit ang magregalo ng matutulis o matatalim na bagay sa kasal. Kaya naisip nilang may galit sa kanila ang nagregalo ng ganoong bagay. Malas daw kasi yon para sa mag-asawa. Pero dahil andoon na raw yon, ay tinago na lang nila. Hindi raw alam ni na Mama kung dahil ba doon sa regalong yon ay kung bakit nagkanda leche-leche ang buhay ni na Ninang. Nahuli niya kasi yung asawa niya na muling nakikipag-usap sa ex nito. Yung mismong nagregalo sa kanila ng kutsilyo. Para sinaksak daw nito sa likod si Ninang sa lihim nitong pakikipag-usap at pakikipagkita sa ex. Nung una ay tahimik lang daw si Ninang. Pero nagsimula na siyang magduda na nagkakasama ang mga ito nung late nang umuwi yung asawa niya. Nakakaisip na raw ng kung ano-anong masama si Ninang noon. Umabot pa nga sa puntong gusto na niyang magpakamatay o di kaya ay pumatay. Napakiusapan lang siya at pinayuhan ni Mama at ang ilang mga kaibigan nila. Pero may isang gabi daw na umuwing lasing yung asawa niya. Galit na galit daw itong sinalubong ni Ninang. Tinawagan daw kasi siya ng babae, which is yung ex, na kasama nito ang asawa niya. Nanginginig daw noon sa galit si Ninang at di niya maiwasang saktan ng asawa. Pinagsusuntok daw niya ang dibdib nito, pero tinulak lang daw siya nito. Hindi raw niya alam kung anong kademonyohan ang pumasok sa utak niya at dinampot niya yung kutsilyong iniregalo sa kanila. Lalo lang daw uminit yung ulo niya nang malaman na sa ex ang asawa niya galing ang mga yon. Wala daw sa sariling pinagsasaksak niya ang asawa sa hita nito. Parang nagising na lang daw siya sa bangungot nang makita ang maraming dugong nagmumula sa hita ng asawa. Saka raw siya nahimasmasan at humingi ng saklolo. Naagapan naman daw yung asawa niya. Pero si Ninang tulala at di makausap ng maayos. Parang nawala daw ito sa sarili, kwento ni Mama. Palagi lang daw itong umiiyak at tumitingin sa malayo. Pinagamot naman daw ito sa doktor, pero ilang buwan lang din bago siya nakausap ng matino. Tinanong ni Mama kung anong nangyari sa kanya nung gabing yon. Hindi naman daw kasi nakikipag-away sa kanya ang asawa, at yung ex nito ay naninira lang at hindi totoong magkasama sila. Nandilim daw kasi yung paningin ni Ninang
at ang tingin niya sa asawa ay demonyo. Naalala pa daw niya na tinawagan siya ng ex nito at tinanong kung nagustuhan nito yung regalo niya. Hindi na raw siya nakapagtimpi at gusto na raw niyang patayin ang asawa noong mga oras na yon. Sobrang galit at lungkot daw ang naramdaman niya. Sinabi ni mama na itapon nila yung regalong yon o di kaya ay sunugin. Basta wag daw nilang isama pa sa ibang gamit nila sa bahay. Dahil dapat, simula pa lang nung makita nila yung regalong yon ay tinapon na nila. Malas daw talaga yon sa pagsasama ng mag-asawa. Sana po ay mabasa ninyo itong kwento at mainarit ninyo. Hello po sa lahat. Gusto ko lang ibahagi itong kwento. Ako nga pala si Andrea, taga Bulacan. Nangyari to nung high school pa lang ako. May kaibigan ako noon na tawagin nating Emily. Since elementary ay kaklase ko na siya, kaya naging matalik rin kaming magkaibigan. Hindi nga rin kami mapaghiwalay. Isang araw ay bigla na lang nawala ang mama niya. Dahil sa nag-iisang anak lang siya at sa malayong lugar pa ang mga kamag-anak nila, ay walang ibang nag-asikaso sa mama niya bukod sa kanilang dalawa ng papa niya. May katandaan na rin yung papa niya, kaya hindi rin ito kayang mag-isa. Tinanong ko yung mama ko noon kung pwede ko bang tulungan si Emily dahil walang ibang tutulong sa kanya. Pumayag naman yung magulang ko. Namatay kasi sa aksidente yung mama ni Emily. Car accident. Sabi nga nila ay sinadya yung pagkamatay ng mama niya dahil marami daw galit dito. Sa kung anong dahilan ay hindi ko alam o hindi ko matandaan. Pero hinayaan na lang din ni na Emily dahil ang gusto nila ay matahimik na ang mama niya. Habang tulog noon ang papa ni Emily, ay siya at ako ang nagbabantay sa mama niya. Umalis na rin yung mga taong naipaglamay, including sina mama. Tumulong din sila noon. Nagliligpit ako noon ng mga pinagkainan at pinaglagyan ng mga biskwit, pati na yung mga pinag-inuman ng kape, nang may narinig akong sumitsit. Nagpalinga-linga ako sa paligid, pero wala naman akong nakitang ibang tao. Ako na lang ang naroon at gising dahil umidlip muna si Emily. Ilang saglit pa ay naulit yung pagsitsit. Doon na ako napalingon sa may kabaong ng mama ni Emily. Nung mapatingin ako, ay nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Hindi ko alam dahil hindi naman ako takot sa patay. Mas takot pa nga ako sa buhay. Basta, naging kakaiba yung pairamdam ko noon habang naglalakad papalapit sa kabaong. Nang makalapit na ako, pinagbasdan ko ang bangkay ng mama niya. May angking ganda rin talaga siya. Kahit na wala na itong buhay, ay maganda pa rin ang itsura. Pero napakurap ako noon nang makita kong parang gumalaw ang mga mata nito kahit na nakapikit. Kumbaga, gumagalaw-galaw yung mga mata nito na nakita ko sa mga talukap. Naisip ko noon na baka guni-guni ko lang, kaya napakusot ako ng mga mata. Nang muli kong tingnan ang bangkay, ay nakita kong nakatitig na ito sa akin. Napalayo ako sa kabaong dahil sa takot. Muntik pa nga akong mapasigaw noon nang tawagin ni Emily yung pangalan ko, na nung time na yon ay kaagising lang. Oh, ayos ka lang ba? Para kang nakakita ng multo ah, tanong nito sa akin. Napatingin ako sa kabaong. Sinabi ko sa kanya yung tungkol sa paggalaw ng mga mata ng mama niya, pati na yung pagdilat nito. Natawa naman siya. Gustuhin man niyang makita ang mama niya na buhay at gumagalaw-galaw, ay imposible na raw na gumalaw ang bangkay. Ipinagsawalang bahala ko na lang yon dahil nga baka namalikmata lang ako dahil anong oras na rin. Siguro dala na rin ng pagod sa pagbabantay at antok. Pero hindi pa rin naalis sa akin yung katiting na takot na nararamdaman ko. Aaminin ko, ako kasi yung tipo ng tao na mahilig sa mga nakakatakot at mga kababalaghan. Pero takot din naman kung sa akin na mismo mangyari. Exaggerated lang yung mga nasa palabas, pero pag ikaw na mismo ang makaranas,
Kahit simpleng pagpaparamdam lang ay kikilabutan ka talaga. Nakwento ko rin yon sa mga magulang ko. Sinabi lang nila na irespeto ko na lang yung patay dahil baka may mangyaring masama. Yun ang paniniwala ni na mama na sinunod ko naman. Siyempre, ayoko rin naman na may mangyari pang masama. Pero isang beses, habang nasa bahay na naman ako ni na Emily at tumutulong pa rin sa lamay, hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot. Habang natingin sa kabaong ng mama niya. Ewan ko ba, feeling ko kasi noon ay baka gumalaw na naman yung bangkay. One time nga ay napanaginipan ko yung bangkay ng mama ni Emily na ang nangyari ay nagising na lang ako na nasa kwarto pa rin at nasa paanan ng kama yung kabaong ng mama ni Emily. Tapos bigla na lang bumangon yung patay mula sa kabaong. Doon na ako nagsimulang matakot talaga. Feeling ko nga minumulto na ako ng mama ni Emily. Meron pa itong sinasabi sa akin noon na hindi ko maintindihan kung ano hanggang sa magising ako. "Hoy, balisa ka dyan," saad ni Emily. Matapos nito akong tabihan sa kinauupuan ko. Malayo-layo yun kung saan nakapwesto ang kabaong. Doon ko nakwento sa kanya yung tungkol sa panaginip ko. Pero syempre, ang inaasahan, hindi ito maniniwala. Pero that time ay mukhang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito nung sabihin ko yon. Yung parabang medyo naniniwala siya. Doon na ako nagulat nang sabihin nito na napapanaginipan din daw niya ang mama niya at may pilit na sinasabi sa kanya. Pero kahit daw siya ay hindi niya ito maintindihan. Hanggang sumapit sa amin ang papa ni Emily at may sinabi na ikinagulat naming dalawa. Saad nito ay mas gusto raw ng kanyang asawa na ilibing agad siya at huwag nang paglamayan na kapag namatay. Pero hindi ginawa ng papa ni Emily dahil gusto nitong makasama pa ang asawa. Naisip ko noon na kaya nagpapakita at nagpaparamdam ang mama ni Emily dahil yun ang gusto nitong sabihin sa akin o sa amin ni Emily. Pero ewan ko kung bakit ako pa yung unang pinagpakitaan nito kung pwede namang yung pamilya na lang niya. Tinakot pa ako ni tita. Pero hinayaan ko na lang din. Ang importante ay alam na namin kung ano ang dahilan. Kaya agad din naming inilibing ang mama ni Emily pagkatapos ng 7 araw. Pero sa loob ng 7 araw na yon ay nakita ko pa rin na madalas ang paggalaw ng bangkay ng mama niya na hindi ko na lang pinapansin kahit na natatakot ako. Pagkatapos naman ng libing ay wala nang pagpaparamdam ang naganap. Ito lang po ang kwento ko sa ngayon, sir. Salamat po sa inyong oras. Mapagpalang araw, Sir Bob, at sa lahat. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo. Tawagin niyo na lang akong Rolly. Nagtatrabaho ako ngayon bilang supervisor sa isang convenience store. Dinigga sa kaalaman ng mga kasamahan ko na mahilig akong makinig ng mga horror narrations. Nagtataka pa nga sila kung anong pinapainggan ko tuwing break time. Nakasalpak kasi ang headset ko at tutok sa pakikinig. Isa nga ang channel nyo sa madalas kong painggan. Kaya naisip ko rin na magpadala ng kwento sa inyong channel. Itong nasaksihan namin sa mga itik ng kapitbahay namin nung mga bata pa kami ng mga kapatid ko. Sana po ay manarit ninyo ito. Nung bata pa kami ay may kapitbahay kami nung nag-aalaga ng maraming itik. Natutuwang naasar kami dahil sa totoo lang ang cute naman nilang tingnan. Pero maingay din kapag sabay-sabay silang nagsisipaghunihan. Pero nangyayari lang naman yon tuwing umaga at hapon kapag siguro gutom sila. Pero nagtaka na lang kami nung isang gabi ay sobrang ingay nila. Yung parabang nakakabulabog na sa pagtulog. Pairamdam ko pa noon ay nagliliparan ng iba. Bihira lang mangyari yon, maliban na lang kung may taong talagang sadyang nambubulabog sa kanila. Naalala ko noon na umalis ang may-ari ng bahay at walang tao doon sa kanila. Kaya baka ako may nagnakaw ng mga alaga nilang itik. Sumilip ako noon sa bintana namin sa may kusina. Kita kasi doon ang kinaroroonan ng mga itik. Nung una ay wala akong nakitang kahit ano
pero nagkaagulo pa rin yung mga ipik. Nagulat pa ako noon nang bigla na lang may tumabi sa akin. Si Kuya Roland ko. Nagising din daw kasi siya sa ingay ng mga ipik. Nakarating na daw yung iba sa gilid ng kwarto niya. Maya-maya ay andoon na rin ang dalawa pa naming kapatid. Ang sumunod sa akin at ang bunso. Kukusot-kusot pa sila ng mga mata. Ang ingay daw ng mga itik. Pupunta daw sana sila sa kwarto ni nanay. Pero nakita daw nilang naasilip ako sa bintana. Pinatahimik ko sila. Maya-maya nun ay minakita akong gumagalaw sa gitna ng kinaroroonan ng mga itik. Madilim na ang bahaging yun. Pero kinilabutan ako nang makita akong parang may mapulang mga mata na naroon. Mahina akong tinanong ang mga kapatid ko kung nakita ba nila yun. Oo raw. Sinabi ko sa dalawa naming kapatid na babae na pumasok na sa kwarto ni nanay. Doon nakaako sila matulog. Kami naman ni kuya ay nagpaiwan sa may bintana. Binabantayan namin ang kilos ng kung anumang naroon sa may itikan. Maya-maya ulit ay nakarinig na kami ng mahinang pag-atungal. Kinilabutan kami ni kuya. Nagising noon si nanay at nagpailaw ng kusina. Sinita kami ni tatay kung ano raw ba ang ginagawa namin ng mga oras na yun. Pinatahimik namin siya noon pero pinagalitan lang kami kaya wala kaming nagawa kundi bumalik sa kwarto. Pero bago yun ay sinilip ko pa ulit kung andoon pa yung nakita naming nilalang. Wala na yun. Umalis siguro na magpailaw si tatay. Kinabukasan ay agad naming pinuntahan ni kuya yung itikan ng kapitbahay. Ganoon na lang ang pagtataka namin dahil kakaunti na lang ang mga yun. Nang dumating ang may-ari ay agad naming kinuwento ang nasaksihan namin. Akala pa nga niya ay ninakaw ang mga yun. Pero sinabi naming mapupula ang mga mata nang nakita naming pumasok sa itikan niya. Pero hindi namin makita ang bulto ng katawan dahil madilim at sobrang itim din. Ayaw pa nga niyang maniwala dahil imposible raw na aswang ang kumain sa mga itik niya. Wala raw siyang makitang mga balahibo nun. Pero nang ikutin niya ang buong bakuran, pati doon sa may bandang tubo na pinagkukunan niya ng tubig para sa mga itik, doon niya nakita ang napakaraming balahibo at iilang bahagi ng katawan ng itik. Para ba yung binalata ng buhay? May mga natuyong dugo pa nga doon. Wala siyang nagawa kundi ang maiyak sa nangyari. Pero sigurado kami ni kuya at mga kapatid ko sa nakita namin. Malamang sa malamang ay aswang talaga ang dumali sa mga itik niya. Hindi naman na ulit nangyari yun, pero hindi pa rin mawala sa isip ko yung mga nakita namin. Hello po sa inyo Sir Bob at sa lahat. Tawagin na lang akong Lizelle, taga Marilao, Bulacan. Nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno dito sa Manila. Itong kwentong i-share ko sa inyo ay experience ng mga office mate ko nung na-stranded kami sa opisina namin. Nasa 20 years old pa lang ako noon at mag-iisang taon sa trabaho. Tanghali pa lang yata noon ay pabugso-bugso na yung ulan at nung hapon ay lumakas yun. Bandang alas 4, nagsimula nang bumaha. Uuwi na sana kami noon nang malaman kong bahang-baha na yung buong Maynila. Sobrang bilis lang noon. Hindi na nga kami nakalabas sa sobrang lakas ng ulan. Hindi na rin nakarating yung service namin kaya no choice kundi magpalipas ng gabi sa office. Apat kaming naiwan noon sa opisina namin dahil pare-pareho kami ng uuwian. Sa ibang department at opisina ay minastranded din naman. Pero kami ang naiwan sa 5th floor ng building. Buti na lang at hindi nag-brown out kaya hindi gaanong nakakatakot. Dalawa kaming babae noon ni Jean. Isang Becky na si Arnel at yung lalaki naman si Benjo. Halos magkakalapit lang din yung mga edad namin at pareho ding may mga job orders pa lang noon. Habang panay ang butingting ni Arnel at Benjo sa computer ay nag-CR kami ni Jean. Ang creepy sa parting yon ng opisina namin dahil nakapatay na pala ang ilaw. Pinapatay kasi yon ng janitress kapag uuwi na ito. Hindi siguro alam na nandoon pa kami. Kaya nagdala na lang kami noon ng flashlight na hiniram namin sa drawer ng kasamahan namin. Hinanap pa namin ang switch.
Nagulat na lang ako noon, sir, nang pagbukas ng ilaw ay may nakita akong babaeng pumasok sa cubicle. Lang ako noon dahil nawala na yun sa paningin ko. Hindi rin yun nakita ni Jean, kaya hindi ko na sinabi. Ang ginawa ko pagpasok namin ng CR ay pinuntahan ko yung cubicle na pinasukan nito. Agad nagsitayuan ang mga buhok ko sa batok dahil nakabukas yun. Tinanong ako ni Jean kung iihi daw ba ako nun. Sinabi kong hindi at nagmadali akong lumapit sa kanya na nakaharap sa salamin. Habang nagkukwento siya nun ay wala sa kanya ang isip ko. Iniisip ko kung sino yung nakita kung biglang pumasok ng cubicle. Napatalikod ako nun sa salamin at muling tiningnan yung cubicle. Lahat yon nakabukas. Napailing-iling na lang ako noon at muling humarap sa salamin. Ganoon na lang yung kilabot ko at para akong aatakihin sa puso. Pagharap ko kasi sa salamin, may nakita akong refleksyon ng babae sa likuran namin. Pero madilim lang yon. Hanggang nga sa ngayon, kinikilabutan ako sa tuwing naaalala ko. Bigla akong napalingon sa likuran pero wala na akong nakitang iba. Napahawak ako sa braso noon ni Jean at sinabi kong umalis na kami. Hindi pa siya tapos mag-ayos noon. Matutulog na lang kasi kami noon ay nagpapaganda pa siya. E bakit daw ba? Tanong niya habang hila-hila ko siya palayo ng CR. Lahat na yata ng mura ay nasabi ko noon. Ang sabi ko kasi may multo. Nanginginig kong sinabi sa kanya at tumakbo ako pabalik ng office. Sumunod din siya noon. Malapit lang naman yung ladies room sa opisina namin. Pero pakiramdam ko ay ang layo-layo nun. Pagpasok namin sa loob, nilak ko yung pinto. Hapong-hapo ako nun. Nagtinginan sina Arnel at Benjo sa amin. Hinila ko yung swivel chair at itinabi ko yun sa kanila. Ang sabi ko ay tabi kami ni Arnel. Nagtataka sila kung napaano ako. Sinabi ni Jean na nakakita daw ako ng multo. Tinanong nila kung seryoso ba ako. Ewan kung ako multo yon. Basta, ganun na lang yung pagkakasabi ko sa kanila. Bigla na lang kasi akong nakakita ng babae noon na papasok pala ng cubicle pero wala namang tao pag-check ko. Tapos nakita ko ulit ito nung humarap ako sa salamin. Sabi naman ni Jean ay nananakot lang daw ako. Di ko na sila pinilit maniwala. Nang patulog na kami ay hindi kami nagpatay ng ilaw. Hindi pa rin humuhupa yung baha. Pero wala na gaanong ulan. Pero lalo lang tumaas ang tubig noon dahil sa pinakawalang dam. Naiidlip na ako noon nang makarinig na naman ako ng naglalakad sa labas. Mabigat ang mga yabag noon na parang may hila-hila. Kaya agad akong napatingin sa pinto. Salamin kasi ang bandang taas noon. Inabangan ko kung sino yung maglalakad. Pero wala namang dumaan. Nadidinig ko pa rin noon yung mga yabag. Pero wala akong nakikitang dumadaan at parang pabalik-balik lang yon. Hindi ako makatulog noon kaya ginising ko si Benjo. Tinanong ko kung narinig din niya yung mga yabag. Oo raw at sino raw ba yon? Sinabi ko sa kanya na silipin nga niya kung sino. Nagunat pa siyang lumapit sa pinto at sinilip sa may salamin. Wala raw tao. Sumenya siya sa akin noon kaya sinabihan ko siyang lumapit sa akin. Mahina akong sinabi na baka multo yon. Minura pa niya ako at wag raw akong manakot. Pero pareho naman naming narinig yung mga yabag. Baka di daw dito sa floor namin. Baka sa 6th floor daw yon. Alam ko kahit magtatakbo pa sa taas ay di madidinig sa office namin dahil sementado nga yung sahig. Ginising namin noon sina Arnel. Asar pa nga sila noon dahil ang sarap daw ng tulog nila. Narinig din nila pareho at asar na nilabas yun ni Arnel. Ganoon na lang daw yung takot niya dahil walang katao-tao sa hallway. Mabilis siyang nilak yung pinto at tumabi sa amin. Niyaya niya kami noon na doon na matulog sa storage. Doon nakalagay yung mga files, supplies at photocopy machine. May malaki-laki din namang espasyo doon. Doon na lang daw kami matulog hanggang sa mag-umaga. Mas safe daw kasi. Kaya naman lumipat na kami doon at nilock yung pinto ng storage. Kinabukasan, nakarinig kami ng pagkatok sa pinto ng office. Alas 7 na pala ng umaga noon.
nakita namin yung guard sa labas. Okay na raw at medyo bumaba na yung baha. Pwede na raw kaming maglakad hanggang sa kayan kung gusto naming umuwi since suspended naman ang work. Tinanong pa nito kung nakatulog daw ba kami ng maayos at wala nang nag-istorbo sa amin. Ayun, kanya-kanya na kami ng kwento. Natawa na lang yung guard. Wala pa raw yun sa kalahati ng mga naranasan niyang pagpaparamdam tuwing night shift siya. Hello po Sir Bob. Ako si Heaven, taga Bulacan. Itong story na isishare ko sa inyo ay karanasan ng best friend ng ate ko na itago na lang natin sa pangalang Ate Eunice. Taong 2013, 23 pa lang siya noon nang magpaasal siya sa boyfriend niya simula high school na si Kuya Ivan. Bago daw ang kasal nila, ay di sinasadyang makita siya ni Kuya Ivan na suot yung trahe de boda. Dapat daw sana ay maiahatid lang si Kuya sa bahay nila at hindi siya dito magpapakita. Pero nakita daw niya si ate sa bintana na nagsusukat ng gown nito. At sa di sinasadyang pangyayari ay nakita rin siya ni Ate Eunice. Nagkita raw sila noon bago ang araw ng kasal, lalingid sa mga magulang nila. Dahil isa yon sa ipinagbabawal na matatanda na mangyari bago ang kasal. Natuloy naman daw ang kasal at yung ate ko pa nga ang maid of honor noon. Pero kwento niya ay ang dami daw aberya ang nangyari na munti ka na nga hindi matuloy ang kasal. Una daw ay nawawala yung wedding ring nila. Nakapatong lang daw yun sa higaan. Siguro ay hindi napansin at nalaglag yun o gumulong. Talagang halos baligtarin rin daw nila yung buong kwarto makita lang yun. Mabuti na lang at nakita rin agad. Sumunod daw ay umulan ng napakalakas. Akala nila ay may bagyo dahil ang lakas ng hangin at kidlat. Naantala pa yung pagpunta nila sa simbahan. Yung venue at reception, halos di pa rin yung mga disenyo. Disaster daw talaga yung nangyari nung araw na yon, Sir Bob. Habagat pala, pero di nila inaasahang sa araw pa ng kasal nila. Para lang matuloy, ay hindi na siya nagmarcha mula sa labas ng simbahan. Doon na lang siya diretso sa loob. Hindi raw maipinta ang mukha noon ni Ate Eunice. Naiiyak daw siya sa nangyari sa kasal nila. Akala niya ay magiging perfect na ang dream wedding niya. Pero sinira yon ng kung ano-ano ang aberya. Pinakalma naman siya ni na ate na ang importante ay matuloy daw ang kasal nila. Pagdating pa nila ng reception noon ay medyo nagkagulo pa ang mga staff. Ang daming nasirang decorations kasi. Nagliparan din yung ibang tablecloth dahil open yung area. Isa yung parang napaalaing gazebo na nilagyan ng napaaraming bulaklak at ibang decorations. Isa pang nagpalumo daw sa kanila noon ay yung pagkasira ng ilang putahe ng handa nilang pagkain. Dahil sa pagkakaantala ng kasal nila, akala daw nila ay doon na matatapos ang kamalasan. Pero yung gabi ng honeymoon nila sa isang resort, doon daw sa hotel na tinuluyan nila, minulto si Ate Eunice. Sa dinami-rami daw ng mga rooms na makukuha nila sa hotel na yon, doon pa raw talaga sila sa minumulto. Naliligo daw noon si Kuya Ivan at si Ate Eunice naman ay nag-aayo sa harap ng salamin. Nagtatanggal daw siya ng make-up nang biglang may dumaan sa likuran niya. Kitang-kita daw talaga niya yung pagdaan noon dahil malaki yung salamin. Pero nang lingunin niya ay walang ibang tao. Akala nga raw niya ay si Kuya Ivan yun. Nang siya naman daw ang maliligo, panay daw ang galaw ng doorknob na parang may pumipihit mula sa labas. Binuksan daw niya yun dahil baka tinatawag siya ni Kuya Ivan. Pero andoon daw si Kuya sa higaan nila. Doon daw siya kinilabutan nang mapatingin siya sa may paanan ni Kuya. May nakatayo raw kasing isang babae doon. Nagsisisigaw siya pero parang hindi siya nadidinig o nakikita ni Kuya. Yun pala ay may nakasalampak na headset sa tenga nito. Halos himatayin daw noon si Ate Eunice sa nakita. Napapikit daw siya ng mariin at napadasal.
Pagdilat niya ay wala na yung babae. Nagmadali daw siyang maligo at magbihis. Sinabi niya kay Kuya Ivan na lumipat daw sila ng ibang kwarto dahil kinikilabutan siya doon sa room nila. Pagkalipat daw nila ay kinuwento niya ang mga nakita niya kay Kuya Ivan. Kahit nga raw ito ay nakaramdam ng kakaiba doon sa original na room kung saan may nagpaparamdam. Lalo na raw nung naliligo siya. Akala daw niya ay pumasok si ate sa shower room para maasabay siyang maligo. Naatalikod lang daw kasi siya sa pinto. Pero narinig niya yung marahang pagbukas nun. Pati daw yung mahinang mga yabag ay narinig din niya. Inaasahan daw niyang mayayakap sa kanya mula sa likod. Pero wala naman daw. Naramdaman lang daw niya ang ginaw kahit hot water ang gamit niya sa pagligo. Paglingon niya ay wala naman si ate. Doon sa nilipatan nila ay maayos naman at walang kababalaghang nangyari sa kanila. Doon, naisip nila na baka may kinalaman yung paglabag nila sa pamahiin sa kasal kung bakit nangyaring lahat ng iyon sa kanila sa araw mismo ng kasal. Ito lang sir ang kwento ni Ate Eunice. Sana ay mapili niyo itong basahin. Magandang araw. Ako si Donnie, nakatira sa Makati. Gusto ko lang pong ikwento sa inyo ang naging karanasan ko taong 2019 noong grade 12 pa ako. Marami akong mga kaibigan, pero may nag-iisa talaga na tinuturing kong parang kapatid na. Palagi rin kaming magkasama at halos lahat ay ginagawa naming magkasama. Ngayon ko lang po isi-share itong kwento dahil sa takot ako malaman ng ibang tao noon, except sa kaibigan ko. Dahil sa kasama ko rin ito. Kumbaga, may kinalaman din siya sa nangyari. Pero hindi naman yung may masama siyang ginawa. Ayun na nga, yung kaibigan ko na yon ay hindi taga Makati. Taga probinsya siya sa may bandang south ng Luzon. One time, habang mag-uusap kami ng kaibigan kong to habang nasa kantin ng school, tinanong niya ako kung naniniwala ba ako sa mga multo. Natawa pa nga ako nung tinanong niya sa akin kasi hindi ako naniniwala. Yung kaibigan ko kasing yun ay mahilig manood ng mga horror movies kaya parang na-adapt na rin niya. Ito naman, nagtatanong lang eh. Pero maiba tayo. Busy ka ba sa darating na linggo? Tanong niya sa akin. Kinain ko muna yung binili kong pagkain bago sumagot na wala. Sagot naman niya pabalik ay gusto niya akong imbitahan sa bahay nila doon sa probinsya niya dahil 60th birthday daw ng lola niya. Sa totoo lang, kilala din nila ako dahil madalas ko rin silang makausap sa video call. Pumayag naman ako noon. Wala rin naman akong gagawin. Sabay na rin kaming umalis noon at nagpunta sa probinsya. Pagkarating ko sa bahay nila ay hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng kakaiba. Naisip ko nga na parang yung mga horror movies na kinikwento ng kaibigan kong to ay yun ang nai-imagine ko. Pero hindi ko na lang masyadong seryoso. Hindi pa rin mawala yung kakaibang pairamdam ko sa loob. Kumbaga, parang may mangyayaring masama kahit hindi naman ako sigurado. Pagkatapos ng celebration ay hindi ako umuwi dahil sa gabi na rin. Nag-decide kami na doon na lang muna magpalipas ng gabi. Okay lang din naman sa akin dahil wala namang klase kinabukasan kaya kahit pa hindi ako umuwi agad. Habang magkasama kaming nakaupo ng kaibigan ko sa may harap ng bahay nila at nagkakape pa ay napag-usapan namin yung tungkol sa lugar nila. Sa totoo nga, ganun din yung una kong pairamdam nung unang punta ko rito. Pero nasanay na ako kasi ganoon talaga pag nasa probinsya. Maraming kwento-kwento. Pero huwag kang mag-alala, ligtas ka naman dito. Saad nito, nanginitian ko na lang kahit na alam kong hindi okay sa pairamdam. Bago kami pumasok sa loob para magpahinga, ay napatingin ako sa atabing bahay ng katapat nilang bahay. Yun na lang kasi yung tanging may ilaw. Nakita ko noon na may isang babae sa may bintana na parang may ginagawa. Yun bang parang may pinupunasan siya? Nung napalingon ito sa akin,
ay nanlaki ang mga mata nito. Nagulat, pagkatapos ay sinara niya ang bintana kung saan ko ito nakita. Ipinagsawalang bahala ko na lang yon at pumasok na lang sa loob. Mga bandang alas dos ng madaling araw yon ay naalimpungatan ako dahil naiihi na rin. Pagkatapos umihi ay walang tubig, kaya lumabas ako ng bahay para kumuha ng tubig dahil may poso naman sila. Mabuti nga yun eh, may ibang pagkukunan ng tubig. Habang nagbobomba ako ng tubig, napatingin na naman ako doon sa may bahay na yon kung saan ko nakita yung babae. Habang naatingin ako ay para bang tinatawag ako nito. Hindi ko nga alam kung bakit. Nagawa ko pang ilakad yung mga paa ko patungo sa bahay na yon. Eh madaling araw na yon. Para akong hinihila. Bumilis yung pagtibok ng puso ko at nakaramdam ng kaba. Nang maarating ako doon sa tapat ng bahay ay minasinghot ako. Masangsang na amoy. Yun bang parang may naaagnas na laman? Naisip ko nga noon na baka tambak ng basura dahil may mga basura ding nagkalat sa palibot ng bahay na yon na hindi pa naitatapon o nasusunog. Aalis na sana ako noon. Pero bago pa ako makatalikod ay nakita ko ang isang maliit na siwang sa may bintana ng bahay. Bahay kubo pala yon. Dahan-dahan akong sumilip sa may siwang na yon at nakita ko yung babae na nakaharap sa akin at isa pang tao na kayakap niya. Nasa tingin ko ay asawa niya. Naisip ko pa nga noon na ang sweet nila dahil habang magkayakap sila ay kinakantahan pa ng babae yung kasama niya. Pero ang pinagtataka ko noon ay maitim yung balat ng asawa niya na parang namumula. Hindi pa rin mawala yung masangsang na amoy. Nanlaki na lang yung mga mata ko noon nang bahagyang pumadaos-dos yung kumot mula sa katawan nung kayakap ng babae. Nakita ko na parang sunog ang katawan nito. Mas lalong nanuot yung masangsang na amoy sa ilong ko na nagpangiwi talaga sa akin dahil lang baho. Muntik pa nga ako mapasigaw noon sa gulat. Napatakip ako ng bibig at dali-dali tumakbo pabalik sa bahay. Nang makita kong napatingin yung babae sa may bintana sa akin hanggang sa maapasok ako ng bahay ay ramdam kong naatidig pa rin sa direksyon ko yung babaeng yun. Napalingon pa ako noon at nakita kong naatingin nga ito sa akin. Parang nanlilisik pa yung mga mata niya at masamang naatingin sa akin bago isara ng tuluyan yung bintana. Kinabukasan noon ay sabay kaming bumalik ng kaibigan ko ng Makati. Habang nasa daan kami, sinabi ko sa kanya yung nakita ko doon sa bahay ng babae. Nang matapos akong magkwento ay siya naman ang may sinabi. Alam mo ba, ilang linggo na yung usap-usapan sa amin na yung babae na nakita mo hindi pa ipinalilibing yung bangkay ng asawa niya. Hindi pa raw kasi nito tanggap yung pagkamatay. Dagdag pa nito ay hindi naman nila makita dahil sa hindi naman sila pinapapasok sa bahay, kaya wala silang magawa. Sinubukan na rin nilang itawag sa kinauukulan, pero mapilit talaga yung babae hanggang sa hinayaan na lang nila. Tiniis na lang din ng mga kalapit na bahay yung takot at yung patindi ng patindi na masangsang na amoy. Kaya pala weird at hindi ako mapakali nung pagtungtong ko dun sa lugar nila sa probinsya. May ganong klaseng kilabot pala. Ito lang po ang kwento ko. Sana ay mabasa ninyo. Tawagin niyo na lang akong Irene. Itong kwentong i-share ko sa inyo ay karanasan ng lola ko. Tawagin na lang po natin siyang Lola Constancia. Dalagita pa lang siya noon at mahilig siyang manguha ng mga gulay at prutas. Dalawa lang silang magkapatid at siya ang panganay. Minsan ay dinadala niya ang kapatid na lalaki na si Lolo Alfonso sa pangunguha niya ng mga gulay. At dahil sa hirap ng buhay ay kung saan-saan daw sila nakakaabot para lang manguha ng uulaming gulay. Minsan raw ay maagang natapos ang klase ni na Lola. Naisip daw niyang pumunta sa abilang baryo. Marami raw kasing gulay doon na hindi naman pinapansin. Sa bulubundukin na daw siya nung dumaan dahil wala gaanong tao. Sanay naman daw si Lola
dahil bata pa lang ay sinasama na siya ng tatay niya sa kabilang baryo at doon nga sila madalas tumaan. Pero medyo matagal na raw nung huli siyang pumunta doon. Bata pa raw siya noon, para mga 5 taon pa nga yata ang lumipas. Ang akala niya ay walang pagbabago. Pero nang maarating daw siya doon sa pakay, ay may nakatayo na raw na kubo. Inikot pa daw niya yon para sana magpaalam kung may tao man lang. Pero wala daw, kaya dumiretso na siya doon sa bandang likuran ng kubo. Doon daw kasi niya nakita ang nagtataba ang tanim ng kangkong at kamote. Meron din daw talong, okra, sitaw at ampalaya. Nagdadalawang isip man daw noon si Lola kung kukuha ba siya ng iba pang gulay. Pero nakaka-tempt daw talaga dahil ang tataba ng mga gulay na andoon. Sa huli ay namitas raw siya ng mga bunga. Nang maunguha na raw siya ng kangkong malapit sa maliit na sapa, ay bigla raw siyang napaatras. Ganoon na lang daw ang gulat at takot niya nang makita ang isang buhaya na nakatali sa isang punong andoon. Sigaw daw siya ng sigaw, pero hindi niya magawang kumilos. Naiiyak na nga siya noon sa takot at nanlalabo na ang mga mata. Atras daw siya ng atras habang umiiyak, nang may mabangga daw siya sa likod niya. Paglingon ay mas kinilabutan siya nang makita ang isang matangkad na matandang lalaki na naglalaway. Agad daw siyang lumayo sa lalaki. Ngumisi lang daw ito kay Lola. Maya-maya ay may bumungad pa na isang matandang babae. Nakita daw ni Lola na katulad ng matandang lalaki ay namumula din ang mga mata nito at naglalaway. Natakot na raw talaga noon si Lola, kaya nabitawan niya yung mga bitbit niyang gulay at kumaripas ng takbo. Sa pagkagulat daw niya ay nakita niyang napapantayan ng takbo ng matandang babae ang takbo niya. Sobrang bilis daw nito na lalong ikinataranta ni Lola. Takot na takot daw siya sa itsura ng matandang babae. Naglalaway daw ito at yung itsura nito ay unti-unting nag-iiba. Mag-aalas 5 na daw yon, pero dumidilim na dahil parang uulan. Pero hindi raw tumigil sa pagtakbo si Lola. Nang makarinig daw siya ng pagtawag sa pangalan niya, nakilala niya yon, yung tatay daw niya na pinuntahan siya sa bundok. Nakahinga daw si Lola ng maluwag at napansin niyang wala nang nakasunod sa kanya. Doon na daw niya napansin si tatay na naatayo sa unahan at nabangga na lang daw niya ito. Nanginginig daw ang buong katawan ni Lola at halos hindi siya maapagsalita. Pinasan daw siya sa likod ng tatay niya dahil hindi na niya magawang maglakad pa. Pagdating sa bahay nila ay hinang-hina si Lola. Galit naman daw noon ang tatay niya sa mag-asawang nalaman nilang dayo lang sa lugar na yon. Nang mahimasmasan si Lola ay kinuwento niya ang nangyari pati yung nakita niyang buhaya sa sapa. Nagsumbong daw ang tatay niya sa barangay at pinuntahan daw nila yung kubong yon, pero wala na raw yung mag-asawa. Pati nga yung buhayang sinasabi ni Lola ay wala na rin. Doon na lumabas ang mga kwento nang nawawala nilang mga alagang hayop tulad na lang ng kalabaw, baka, aso at kambing. Marami ring nawawalang mga manok na sa palagay daw nila ay pinapakain ng mag-asawa sa buhaya. Hinding-hindi raw makakalimutan ni Lola yung karanasang yon. Ilang taon din daw siyang tulala kapag naaalala yon. Hindi na nga raw siya lumalabas ng bahay at halos napapadalas daw na managinip ng tungkol dun. Magandang araw sa inyo, Boss Bob, at sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Axel, taga Talon, Capiz. Mahilig po ako sa mga horror stories at isa ang channel nyo sa madalas kong painggan, lalo kapag nasa trabaho ako. Isa po akong truck driver dito sa amin at imbis na music ang pinapatugtog ko ay kwentong katatakutan. Subscriber nyo rin pala ako, kaya sana ay ma-shoutout nyo ako sa mga uploads nyo. Ito pong kwento ko ay nangyari nung kasagsagan ng Bagyong Frank, taong 2008 to. Sobrang lakas po ng bagyong yon at munti ka na talagang magiba yung bahay namin. Buti na lang at kahit maliit yon ay matibay naman ang pagkaagawa. Buntis ang asawa ko noon, kaya ganoon na lang yung kabako. Unang baby pa naman namin yon. Nga po pala,
kayo na ang bahalang mag-ayos ng kwentong ito. Baka kasi maguluhan kayo. Nung gabi ng bagyong Frank, talagang sa kwarto lang kami noon ng asawa ko. Yari naman sa bato at kawayan yung bahay namin. Simentado ang kwarto, kaya doon talaga kami namamalagi. Sarado ang lahat ng bintana at pinto. Doon na rin namin nilagay yung mga pagkain at tubig namin. Habang tulog na noon yung asawa ko, ay nagmamatsyag ako. Maya-maya akong lumalabas para tingnan kung malalim na ba yung tubig o marami ng punong natumba. Napakalakas kasi ng hangin noon at nakakatakot dahil maraming punong nakapalibot sa bahay namin. Buti na lang at malayo ang puno ng nyog. Yun lang mangga at santol. Pero matibay naman yon at naging pananggapa yon para hindi gaanong mahangin sa bahay namin. Narinig ko lang noon na may naglalaglagang mga sanga. Mga bandang alas dos yon ng madaling araw, humupa na halos yung ulan. Mahangin pa rin pero pahinto-hinto na yung pag-ulan. Matutulog na sana ako noon, Boss Bob, nang bigla na lang akong nakarinig ng kaluskos sa bubong namin. Yari sa yero yung bubong sa kwarto at sala at yari naman sa pawid ang nasa kusina. Ang lakas ng kaluskos kaya akala ko ay malakas pa ang hangin noon. Natakot ako na liparin yung yero namin. Kaya lumabas ako noon para sana patungan ng karton ng sasakyan ang bubong namin. Tiyak na hindi yun liliparin. Isang palapag lang naman yung bahay namin noon at medyo mababa lang yung bubong. Kaya nga di naman ganun kalakas ang hangin noon kasi lagpas ang hangin sa bubong at bumabangga yun sa puno ng mangga. Kaya nagtataka ako kung bakit may kaluskos. Ganoon na lang yung gulat ko noon, boss, nang pagtingin ko sa bubong namin ay parang may taong naatuwad doon. Sinitsitan ko nga yun sa pag-aakalang pusa lang na malaki o kung anumang hayop na napadpad. Pero ganun na lang yung takot ko nang lumingon ito sa akin. Tumambad sa akin yung namumula nitong mga mata at sobrang itim nun na halos di ko makita ang katawan nito kung hindi lang yun makintab. Sa sobrang taranta ay naihagis ko yung gulong sa bubong. Nagulat pa nga raw noon yung asawa ko na mahimbing natulog. Napabangon siya bigla. Bigla din siyang nakaramdam daw noon ng pananakit ng tiyan. Nagmadali akong pumasok ng bahay. Naabutan ko pa siya naglalakad, hawak yung balakang at tiyan. Sinabihan ko siyang umupo lang at papahiran ko ng langis yung tiyan niya. Pero bago yon ay pinaglalagyan ko ng harang yung pinto namin. Nagsaboy din ako ng asin. Nagtataka nga siya kung bakit daw ako nagsasaboy ng asin. Sinenyasan ko siya na may tao sa taas ng bubong namin. Mahina pa niyang tinanong kung aswang ba yon. Tumango lang ako at pinahiran ko ng langis ang tiyan niya. Nawala naman daw na yung pananakit pero nakakaramdam siya ng kaunting hilab. Kabuwana na rin kasi niya noon. Pinahiga ko siya sa higaan namin at tinakpan ko ng itim na tela yung tiyan niya. Kinumutan ko rin siya ng makapal at naupo sa gilid. Walang kuryente noon at naghihingalo na rin yung kinky namin. Yun yung nasa bote na may gaas at may tela. Sinisindihan yung dulo ng tela. Yun ang ginagamit namin kapag walang power sa amin. Wala rin akong reserbang kandila noon. Sakto, pagkapatay ko ng kinky, ay bigla namang nakarinig ng tik-tik. Paulit-ulit yun na humuhuni. Di ko na alam noon kung umalis ba yung nasa bubong namin. Pero nakarinig na rin kami noon ng mga yabag. Nagkasabay pa noon ang huni ng tik-tik at mga yabag sa bubong. Paikot-ikot sa bahay yung tik-tik. Nilakasan ko na lang talaga yung loob ko. Nagtabi ako ng asin, itak at flashlight. May itinabi din karit ang asawa ko. Gamit niya yon kapag natatabas kami ng palay. Sobrang talim noon, kaya sabi ko ay mag-ingat din sa paggamit. Naalala ko noon na sinabi ni tatay na ayaw daw ng mga aswang ang kinikiskis na bakal o mga itak. Sabi ko ay masubukan nga at baka umalis siya. Pinakikiskis ko noon ang itak ko at yung karit. Narinig ko nga parang pabalik-balik yung mga yabag at natataranta. Yung tik-tik naman, palakas ng palakas yung boses noon at maya-maya lang tumahimik. Hininto ko yung pagkiskis ng itak.
muli ay may narinig akong yabag sa bubong namin. Sobrang hina nun. Andyan ka pala, sigaw ko nun. Halika dito at tatagain na kita, dagdag ko pa. Sabay kiskis ulit ng itak. Para nga yung pusa na may hinahabol sa bubong. Alam kong nataranta yung aswang. Akala niya siguro ay lalabasin ko siya. Takot ko lang nun, boss. Pero nakatulong yung ginawa ko para umalis sila. Mga bandang alas 5 ay humupa na talaga at medyo nagliliwanag na. Wala akong tulog nun. Bala ko sana, pagkatapos kong maipagluto ng almusal yung asawa ko ay iidlip ako. Pero ayun, at sumakit na nang sumakit yung tiyan niya. Mga bandang alas 6 ay nagpatulong na ako sa kuya ko sa may unahan na ihatid siya sa ospital. Naikwento ko pa noon na inaswang kami habang bumabagyo. Kaya daw pala panay yung tahol ng aso nila. Wala kasi kaming aso noon, kaya hindi ko talaga naramdaman nung una na may nakadukwang sa bubong namin. Sobrang hirap pa noon ang naranasan namin dahil bahang-baha kahit sa malapit na ospital doon sa amin. Kaya imbis sa doktor ay nauwi sa isang kumadrona. Mabuti na lang at magaling ito magpaanak. Natakot lang kami noon dahil medyo maraming dugo din ang sumama sa panumbigan ng asawa ko. Halos 7 oras din siya nag-labor noon. Unang gabi naming kasama yung anak namin ay muling humuni yung tiktik. Buti na lang at kasama namin noon sina nanay at tatay. Matapang yung mga magulang ko at sanay na sa ganoong bagay. Nagsiga ng goma si nanay at si tatay naman naglabas ng panaga niya. Subukan lang daw nitong galawin ng apo nila at may kalalagyan sila. Ilang linggo din nilang sinamahan ng misis ko dahil palagi ng gabing gabi ang uwi ko noon. Hindi na raw bumalik yung aswang. Lumaki namang malusog yung anak namin na pinangalanan naming Franklin, katulad nung sa bagyo. Si Frank din yung nagtiyagang isulat itong karanasan namin ng misis ko. Hanggang dito na lang po ang kwento ko at salamat sa pagbabasa, boss. Hello po sa lahat. Tawagin na lang akong Gwen, taga Laguna. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang department store dito sa Laguna at libangan ko ang makinig sa mga horror channels katulad nito. Naisipan ko pong ipadala itong karanasan ng tita ko, nakababatang kapatid ni tatay. Pangalanan na lang natin siyang Laura. Kwento ni tatay, itong si tita Laura, sa kanilang magkakapatid ay napaaselan daw o yung sinasabi ng iba na perfectionist. Hindi raw nila alam kung kanino ito nagmana. Isa din daw yun sa kinaiinis ang ugali niya. Ayaw daw nito ng makalat, lit, maamoy ang bahay. Normal lang naman para sa akin ang ganun. Pero sabi ni tatay, kakaiba daw talaga ito. Kasi halimbawa, kakalinis lang ng lababo ni Lola. Maya-maya ay andoon na raw siya at panikuskus naman daw sa lababo. Dapat palagi raw makintab ang mga tiles. Kaya yung naging nobyo daw nito ay tulad din itong maselan. Isa daw sa kinaiinsan noon ni tatay ay yung paparating na raw yung araw ng kasal nito. Ito raw si tita, hindi mapakali sa gown. Dapat daw ay fit na fit sa katawan niya. Kaya araw-araw daw nitong sinusukat ang trahe de boda simula nang dumating ito. Ayaw daw nito na may nakakaligta ang mali sa gown niya. Baka raw kasi pumayat o tumaba siya sa loob ng 24 oras. Di ko po alam kung paranoid siya o sadyang maselan lang talaga. Pinapagalitan na nga raw siya noon ni na Lola, pero panay pa rin ang pagsukat nito araw-araw. Isa lang ang araw na hiniling nila noon na huwag niyang sukatin yung gown. Yun yung araw na bago siya ikasal. Tiwalang-tiwala na sila noon na walang gagawin si tita na labag sa pamahiing pangkasal. Akala ni tatay noon ay kumporme na siya sa sukat ng gown. Pero nagulat na lang daw noon si na Lola. Pagsilip niya raw sa kwarto ni tita dahil hindi pa raw ito lumalabas para mag-agahan. Abalang-abala naman daw ito sa pagsusukat ng trahe de boda nito. Dali-dali daw nung pumasok ng kwarto si Lola at pinahubad niya yung suot nitong gown.
sinermonan niya si tita. Sinabihan daw nitong matigas ang ulo, pero parang baliwala lang daw yon kay tita. Ang importante sa kanya ay fit na fit yung suot niyang traje de boda. Noong araw na raw ng kasal, di nila inaasahan na makatanggap ng masamang balita. Umagang umaga daw ay tumawag yung kapatid ng groom. Nagiinuman sila nung gabi at nakita na lang nila yung groom na nakahandusay sa sahig. Hawak yung dibdib nito. Inatake raw sa puso ang mapapangasawa ni tita. Nagulat daw ang lahat nun dahil malakas pa naman ang tingin nila dun sa mapapangasawa ni tita. Yun pala ay may iniinda na itong sakit sa puso. Na-confine ito ilang araw sa kabinawian ng buhay. Halos mabaliw-baliw daw nun si tita. Ayaw man isipin ni natatay nun, pero baka may kinalaman din yung pagsukat ni tita ng kanyang traje de boda bago ang kasal, kaya hindi yun natuloy. Pinabakasyon nun si tita sa lugar ni lolo. Pagbalik niya sa bahay nila ay ibang iba na to kesa sa dati. Tahimik, matamlay, at higit sa lahat, wala na itong pakialam sa paligid. Kung gaano raw siya kaselan noon, ay ganoon naman ang kawalan niya ng pakialam sa mga bagay-bagay. Hanggang ngayon nga, napapansin namin kay tita na madalas pa rin siyang tulala. Hindi na siya nakapag-asawa pa. Natakot na raw siya na baka hindi na naman daw yun matuloy. Kung dati ay pasaway siya, ngayon ay siya na yung palaging nagpapaalala sa amin na huwag baliwalain ang mga bilin ni natatay. Alam ko na madidinig din niya tong kwento. Pinaalam ko din sa kanya bago to isulat. Huwag ko na lang daw masyadong gawin siyang kontrabida sa una. Para sa'yo, Tita Laura, sana maging masaya ka palagi at hindi pa huli ang lahat para makahanap ka ng jowa. Hanggang dito na lang po, Sir Bob. Maraming salamat kung inyong mabasa. Hello po, ako si Judy at meron po akong ilang alagang pusa. Dumami lang sila dahil sa pagkahilig ko sa mga to. Lahat na yata ng madaanan ko sa daan na pusang walang masilungan at makain ay inaampun ko. Sobrang naaawa po kasi ako sa mga yun, lalo na kapag tag-ulan. Isang araw nun ay bigla na lang may naligaw na pusa sa amin, kaya agad kong kinupkop at pinakain. Hanggang sa hindi na siya umalis ng bahay. Napamahal na rin siya sa akin. Kaya nang minsang hindi ko siya makita, ay agad akong nag-alala. Isang tawag ko lang kasi sa pusang yun, ay agad siyang lumalapit. Nanibago ako nung araw na yun. Walang pusang gala na lumapit sa akin. Gumala nga ako siguro yun at nakahanap niya ng ibang amo. Pero pagkalipas yata ng mga 3 araw, ay bumalik siya. Hindi naman siya nangayayat, bagkus para pa nga siyang tumaba. May nagbago lang sa kanya. Ayaw na niyang kumain ng isda, eh dati naman agad niya itong nilalantakan. Nahirapan na ako magpakain noon sa kanya. Binilhan ko na nga siya ng cat food, pero hindi pa rin niya ginagalaw. Pero nung bumili noon si Papa ng hilaw na manok, agad siyang tumalon at sumampa sa lamesa at dumampot ng isa. Nahirapan pa nga akong agawin sa kanya yun. Nang maabutan ko siya, ay nakakalahati na niya yung kain ng laman sa hilaw na manok. Medyo nag-alala ako nun dahil maraming alagang manok si Papa at may mga sisiw pa. Gayong nakatikim na siya ng hilaw, ay tiyak manguhuli na ito ng mga sisiw. Di nga ako nagkamali, Sir Bob. Unti-unting nawawala yung mga alagang sisiw ni Papa. Mukhang gabi yun kung atakihin nang di pa namin alam na hayop. Isang gabi noon ay may narinig akong iyak ng sisiw, kaya agad akong napalabas. Ganoon na lang ang pagkasindak ko noon nang makita kong nilalantakan na yun ng inampun kong pusang gala. Agad ko siyang hinuli at kinulong sa bakanting kulungan ng manok. Tahimik lang siya at hindi nagwawala. Kinabukasan, tiningnan ko yung kulungan at napasinghap na lang ako. May sira na yun at wala na doon yung pusa. Tinawag ko yun pero walang lumalapit sa akin, kaya naisip ko na gumala na naman siya.
Kinahapunan ay umuwi na siya. At sa pagkagulat ko ay may kagat na siyang karne ng kung ano at hilaw pa yun. Agad ko yung inagaw sa kanya pero kinalmot niya ako sabay tangay ng karne. Hinanap ko siya pero hindi ko na naman siya makita. Isang araw noon ay may isang batang hinihingal na pumunta sa amin. Anak yun ng kapitbahay namin. Nakita niya raw yung galakong pusa na nasa sementeryo at may nginangatkat na karne. Ilang metro lang naman kasi ang layo ng sementeryo mula sa amin. Sinundan ko siya noon at itinuro sa akin kung saan niya nakita yung pusang gala. Ganun na lang ang pagkasindak ko, Sir Bob. Nakita ko ngang may kinakain itong karne. Pero hindi yun karne ng isang hayop. Para yung kamay na sa sobrang gulat at pagkataranta ko ay nasipa ko palayo. Pero nagalit yung pusa at hinanap niya yung nasipa kong kamay. Tumakbo na yun palayo. Hindi na muling bumalik pa sa bahay yung pusang gala. Sabi ng mga bata, doon na raw nananatili sa sementeryo yung pusa. Hinanap pa raw ng mga tanod yung sinabi kong kamay, pero hindi na nila nakita pa yun. Sinabihan ko na lang si Papa na ikulong na lang niya yung mga sisiw. Hanggang nga sa isang araw, tuluyan ko nang hindi nakita yung pusang gala. Wala na sigurong makaing hilaw na karne sa lugar namin. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners. Ako si Celia, dating taga Tacloban, downtown, kung saan matinding nasa danta ng Bagyong Yolanda at nagtatrabaho ngayon dito sa Pasay. Dahil sa balita noon tungkol sa paparating na malakas na bagyo, ay agad kaming lumikas 3 days before Yolanda, papuntang Cebu kung saan nakatira ang mga magulang ni Mama. Si Papa kasi ang taga Tacloban. Lahat ng gamit na pwede naming madala tulad ng TV, mga maliliit na appliances at kung ano pa ay dinala namin. Yung ref at washing machine, dinala namin sa kamag-anak namin na medyo malayo na sa proper. Sigurista kasi si Mama at ayaw niyang masayang yung mga appliances at ibang mga agamitan. Matibay naman ang bahay dahil konkreto yon, pero hindi daw namin sigurado kung anong pwedeng mangyari doon. Kaya nung mapanood namin kung gaano kabagsik ang bagyo sa lugar namin na yon, naiyak na lang kami. Nagdasal at nagpasalamat na rin dahil kahit papaano, ligtas kaming mag-anak. Pero nalungkot at naawa kami sa mga nasa lanta at binawian ng buhay. May their soul rest in peace. Nangyari po ang karanasan ko after a year kung kailan medyo maayos na ang downtown at naka-move on na rin ang karamihan. Pinasyana ni Mama noon na doon na kami manirahan sa Cebu. Pero dahil marami kaming kamag-anak sa Tacloban sa side ni Papa at gusto rin namin makita yung dating bahay namin, ay umuwi kami doon. Malinis na yung bahay namin dati dahil pinupuntahan yun ni na Papa at pinalilinisan. Napaayos na rin yung mga sira. Yung kama naming naiwan, naipaayos na rin niya. Kaya doon na rin kami tumuloy. Yung ilang kapitbahay namin ay tuluyan nang nasira ang mga bahay nila at yung iba wala na. Iilan din sa kanila ang hindi nakaligtas na ikinalungkot ko dahil karamihan doon ay mga bata. Mga batang araw-araw kong nakikita at nakakausap. Sobrang sakit lang isipin yung hirap na dinanas nila noon para lang mailigtas ang sarili. At hanggang ngayon, naiiyak pa rin ako sa tuwing naaalala ko ang sinapit nila. Sa kabila ng kalungkutan noon ay hindi ko inaasahan na may mangyayari ding kababalaghan. Nang nasa loob na ako ng kwarto ko noon kinagabihan, napadungaw ako sa bintana. Dati kasi ay nakikita ko ang mga dumadaan doon, maraming tao. Pero nung mga oras na yon ay kakaunti na lang. Bigla akong nilukob noon ng lungkot kasi ilan din sa mga kaibigan ko ang nawala. Naiiyak na ako noon sa kwarto, yung impit na iyak lang. Maya-maya noon, Sir Bob, may narinig akong iyak na sumasabay sa akin. Nang huminto ako, bigla rin yun nawala. Napasingkot ako noon at napalibot ang tingin sa buong kwarto.
Alam kong mag-isa lang ako noon, pero pakiramdam ko ay may kasama ako. Biglang nanindig ang balahibo ko nang muling narinig yung pag-iyak. Parang pangunguyo yun ng hindi iisang tao, kundi marami. Yung parabang napapalibutan nila ako. Nang ikwento ko kay na mama ay baka hallucination ko lang daw dahil sa lungkot. Sabi ng iba ay baka manifestation ng lugar. Marahil daw ay may napadpad sa bahay namin na hindi nakaligtas at doon binawian ng buhay. Kinilabutan ako sa isiping yun na kahit wala kami ay namatayan pa rin ang bahay namin. Alam kong marami noon ang inaanod ng baha. Hindi ako nakatulog ng maayos noon. Pagising-gising ako dahil sa mga naririnig. Iyakan at parang may nagsisigawan pa nga. Kaya bigla akong napabangon. Hindi ko nga alam kung panaginip ba yon o totoo. Pero dinig na dinig ko kasi yung mga boses nila. Lumabas ako ng kwarto noon at kumuha ng maiinom. May nakita akong batang nakatilikod at nakatingin sa may harapang pinto. Tinawag ko yon sa pag-aakalang yung kapatid kong si Ollie na 8 years old that time. Pero bigla itong tumakbo. At ganoon na lang yung takot ko noon nang tumagos siya sa pinto. Nagmamadali ako nung napabalik sa kwarto at nagtalokbong ng kumot. Naiiyak ako sa takot. Gusto ko nga nung gisingin si na mama, pero anong oras na rin. Wala akong nagawa kundi tataga ng loob. Sinubukan ko silang kausapin kahit hindi ako sigurado kung multo ba ng nagdaang bagyo ang nakita at narinig ko. Sinabi ko na sana ay matahimik na sila at matagpuan na nila ang kapayapaan sa kabilang buhay. Nagdasal din ako ng paulit-ulit noon hanggang sa makatulog. Nagising ako ng umaga na. Biglang gumaan yung pairamdam ko. Nagtirik ako ng mga kandila sa labas ng bahay namin. Sinabi ko kina Papa na muling ipabless yung bahay. Ilang beses din ako na naginip noon na kasama daw akong inanod ng umaalong baha. Hirap na hirap daw akong lumangoy sa lakas ng agos ng tubig. Nang malulunod na ako ay bigla na lang akong nagising na pupungas-pungas. Sa isip ko noon ay ganoon siguro ang naranasan nilang hirap habang nakikipaglaban kay kamatayan. Paano na lang kaya kung hindi kami agad nakaalis noon at inabutan kami ng bagyo? Siguro isa na rin ako sa hindi matahimik na kaluluwa sa lugar na yun. Pinaupahan ni Papa ang dating bahay namin doon at ilang taon lang tuluyan na niyang binenta. Wala kasing nagtatagal na tenant noon dahil para ang bigat daw ng pairamdam nila sa bahay. Marami pa raw silang nararamdaman at naririnig. Panaiiyak din ng batang anak nung huling umupa doon. Palagi rin daw itong nagkakasakit at ang sabi ng manggagamot ay nabati raw ito. May kaluluwa raw na pabalik-balik sa lugar na yon na hindi matahimik. Minsan na rin napuntahan yon ng isang espiritista. Lalaki daw ang kaluluwa o masamang espiritu na yon. Hindi raw siya makaalis sa bahay namin dahil meron daw siyang gustong makuha doon. Hindi namin maiwasang kilabutan noon. Dahil sa kabila pala ng matinding bagyo ay may taong nagbabalak pa rin ng masama sa kapwa nila. Ito rin yung naging dahilan ng pag-alis ng mga tenants namin noon. Nanggugulo raw kasi itong kaluluwa na to. Pasensya na sir kung napahaba ang kwento, pero sana ay mabasa ninyo. Mapagpalang araw Sir Bob at sa lahat. Ako si Rosemay, taga-Tagig. Madalas po ako makinig sa channel nyo, kaya naisipan kong ibahagi itong karanasan ng lola ko noon pa yatang panahon ng mga Hapon. Bali nanay siya ni Papa. Kilala daw ang pamilya ni na lola sa probinsya nila sa Batangas. Napangasawa nito yung anak ng isang kilalang negosyante noong kapanahunan nila. Itago na lang natin si Lola sa pangalang Lola Trining at meron siyang kapatid na babae na si Lola Alicia. Si Lola Alicia ay nagkagusto din sa pinsan ng nobyo pa lang ni Lola Trining na si Lolo Fidel. Kaya nga kapag lumalabas si na Lola Trining
ay kasama rin nila si Lola Alicia. Napagkasunduan pa nila noon na isabay na ang kasal nila. Sabi ng mas nakatatanda sa kanila ay magiging sukob daw ang kasal. Pero dahil close talaga sa isa't isa sina Lola Trining at Lola Alicia, ay natuloy daw ang double wedding. Naging maayos naman ang kasal hanggang sa matapos ito. Pagkatapos noon ay nagkaroon na sila ng kanya-kanyang buhay. Kwento ni Lola Trining kay Papa, hindi naging maganda ang pagsasama ni Lola Alicia. 2 taon daw pagkatapos silang ikasal at hindi pa rin sila nabibiyayaan ng anak ay nag-iba na ang asawa nito. Palagi na raw itong lasing kapag uuwi ng bahay at nagdadabog pa kapag hindi nagawa ni Lola Alicia ang gusto nito. Umabot pa nga raw sa punto na nababae ito at nagkaanak sa iba. Naging hirap din sila sa buhay dahil nga hindi na nagkatrabaho ang asawa niya. Puro bisyo ang inatupag nito at inasa na lahat sa kanya. Tinutulungan daw ni Lola Trining at ng mga magulang nila si Lola Alicia. Pero kahit anong tulong daw ang gawin nila ay hindi nito mapaganda ang buhay. May naapagsabi daw noon sa kanila na yun daw ang epekto ng sukob sa kasal. Isa ang siniswerte at yung isa naman ay minamalas. At dahil daw si Lola Trining ang orihinal na nagtakda ng araw ng kasal at nakisabay lang si Lola Alicia, napunta raw ang malas sa pangalawa. Yan daw po ang paniniwala nila noon. Kasi si Lola Trining ay maayos at sagana ang pamumuhay nila noon. Maunlad yung naging negosyo, kaya kahit papaano ay natutulungan nila si Lola Alicia noon. Pero itong asawa daw niya ay parang sinaniban ng masamang espiritu. Minsan daw, nang nalasing ito, ay bigla daw itong naghamon ng away. Daladala ang itak ay pabalik-balik daw ito sa daan. Takot na takot daw noon si Lola Alicia at doon daw siya nagpunta kay na Lola Trining. Dahil kung hindi daw siya umalis noong mga oras na yon, ay baka siya raw ang nataga nito. Gulo-gulo raw ang bahay pagbalik niya. Naabutan niya ang asawa na nakahandusay sa sahig. Walang malay at tuguan daw ang mga paa. Kwento raw ng mga kapitbahay ay nakayapak lang ito at naapakan daw nito ang basag-basag na bote sa daan. Balak na raw hiwalayan noon ni Lola Alicia ang asawa, pero natatakot daw siya. Mabait daw ito sa kanya kapag di nakainom, pero kapag nakainom naman ay para itong wala sa sarili. Minsan daw ay nagalit ito pag uwi dahil wala silang ulam. Pinagsisipa daw nito si Lola at pinagbabasag nito yung mga plato nila. Natapos lang daw yung kalbaryo ni Lola Alicia nang mabalitaan niyang namatay ang asawa sa saksak. Hindi nakilala kung sino ang pumatay dito. Hindi din daw hiniling ni Lola na mamatay ito, pero naging magaan ang kalooban niya simula nang mawala ang asawa. Umayos ang buhay niya at muli siyang naapag-asawa. Naging maayos naman yung pamumuhay nila, pero naunang nawala si Lola Alicia sa kanilang magkakapatid. Dala na rin siguro ng mapait itong karanasan kung bakit bumigay ang katawan niya. Habang kinukwento daw ito ni Lola kina Papa, ay umiiyak ito. Sana raw talaga ay hindi na lang siya pumayag na ipagsabay yung kasal nila. Pero katulad nga po ng kasabihan natin, laging nasa huli ang pagsisisi. Magandang araw, Boss Bob, at sa lahat ng mga listeners. Tawagin niyo na lang akong Dave, 25 anyos, tubong Masbate. Meron po akong karanasang gustong ikwento sa inyo. Tungkol ito sa isang nilalang na nangharang sa amin noong minsang pauwi na kami galing resort. Nasa college pa lang kami noon. Birthday noon ng isa sa mga kaibigan namin at dinaos siya sa resort. Ginabi na kami sa daan dahil sa hindi namin namalaya ng oras. Habang nagmamaneho yung isa kong kaibigan na tawagin na lang nating Mike, ay andoon naman ako sa tabi niya. 3 naman ang nasa likuran ng kotse. Yung 2 kaibigan naming babae at si Alan. Papalabas na kami noon ng resort at medyo mahaba-haba din ang biyahe palabasan. Public yun kaya maraming bahay ang madadaanan. Pero sobrang tahimik na at apatay na ang mga ilaw
kaya naman madilim na rin sa gilid ng dinadaanan namin. Tapos makitid pa ang kalsada. Nang bigla na lang may humarang na isang itim na hayop. Nung una, akala namin ay kalabaw dahil sa balahibo nitong itim at laki. Pero nang makita namin ang itsura nun, isa pala yung napakalaking aso. Agad akong kinutuban ng masama dahil sa pambihirang itsura nun. Wala naman kasing ganong kalaking aso dito sa Pilipinas, kaya nakakatakot talaga. Napamura din nun si Mike at naiatras nga ng bahagya ang sasakyan. Ang tagal lang nung nakaupo sa dinadaanan namin. Binusinahan na nga yun ni Mike pero hindi pa rin umaalis. Sa inis ay pinaandar niya ang kotse. Doon lang biglang umalis yung malaking aso. Nang malagpasan namin ito at tingnan yung side mirror, kinilabutan daw si Mike dahil nakatingin pa rin yun sa amin. Para raw yung tao na naasunod ang titig. Nang makauwi na kaming lahat, kalagitnaan ng gabi nun ay biglang napatawag si Pam, isa sa mga nakasama namin doon sa resort. Natatakot daw siya dahil na magsasara na siya ng bintana ay nakita raw niya sa labas yung malaking aso na nadaanan namin sa gitna ng daan nung pauwi. Pero hindi pa raw siya sigurado nun. Naatingin daw ito sa bintana niya, yung para siyang pinagmamasdan. Doon na daw nakaramdam siya ng mga kaluskos nang matutulog na siya. Yung parang araw masisira na yung dingding ng kwarto niya. Kinabukasan ay may mga kalmot na yung dingding daw niya. Ang naapagtataka ay kung bakit siya lang ang sinundan nung malaking asong yun, kung yun nga talaga yung nangharang sa amin. Huli na nga namin nalaman na buntis pala si Pam nung mga oras na yun. At kung aswang nga yung asong yun, tiyak mabango sa pang-amoy nito ang anak sa sinapupunan ni Pam. Lumuwas siya noon ng Manila, doon sa ate niya, dahil hindi naman daw siya pinanagutan ng nobyo niya at para rin makaiwas sa kahihiyang maidudulot niya sa pamilya. Isa pa ay parang hindi siya nilulubayan ng nilalang na gabi-gabing bumibisita sa kanya. Ito lang po ang kwento ko. Sana boss ay mabasa ninyo. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners ng inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Jaya, taga Pangasinan. Itong kwento ay karanasan ng pinsan kong itago na lang natin sa pangalang Ate Miley. Isa sa pinakamalaking pagsubok na dumaan sa amin ay ang muntikang pagkawala ni Ate Miley. Nangyari to taong 2015. Palaging pinaalalahanan si Ate noon ng mga parents niya na huwag masyadong naglalabas. Gayong malapit na ang araw ng kanyang kasal. Pamahiin daw kasi ng mga matatanda noon na lapitin sa disgrasya ang mga ikakasal pag malapit na ang kanilang wedding date. Pero may pagka-spoiled kasi si ate dahil only child lang ito. Palagi niyang sinusuway yon. Lumalabas pa rin siya kasama ng mga kaibigan niya. Pero kahit nga raw yung mga kaibigan niya ay pinagsasabihan siya na pumirmi na lang sa bahay. Pero ang laging dahilan ni ate noon ay modernong panahon na at di na uso yung mga pamahiin. Walang nagawa noon ang mga magulang niya at mga kaibigan at kahit nga sina lola na mahigpit na nagpabawal sa kanya. Hinahayaan lang din siya noon ng kanyang fiancé dahil pareho silang easy-go-lucky. Ang rason daw nila ay matatali na sila sa isa't isa kaya kailangan i-enjoy ang nalalabing buhay binata at dalaga nila. Ang buwan pa na napili nila para ikasal ay August, which is Hungry Ghost Month, na kontra talaga sina Lola dahil may lahi silang Chinese. Pero dahil yun daw ang buwan ng anniversary nila bilang magkasintahan, ay gusto rin nila na yun yung petsa ng wedding nila. Hindi matutulan nila tita ang gusto ni ate dahil kakaiba ito kapag magtampo. Kapag hindi nasusunod ang gusto nito ay magkukulong ito sa kwarto na inaabot ng 3 araw pag di siya sinubukang pasukin. Minsan pa ay nadatnan nila tita na may hiwa ito sa braso. Ganyan siya noong nag-aaral pa siya sa college. Kaya kaysa may gawin siyang masama sa sarili, ay hinahayaan na lang siya sa mga gusto niyang gawin.
August 18, 2015 yon. Isang araw bago ang kasal nila. Akala ni na tita nun ay mapipirmi lang sa bahay si ate dahil kasal na nga nito kinabukasan. Kailangan niya magpahinga o mag-beauty rest. Pero no mga 8 PM daw ay tumakas si ate para pumunta sa isang kaibigan niya. Ang rason niya ay stress, pressure at sobrang kinakabahan daw siya sa kasal. Kailangan niya ng makakausap na hindi kapamilya. Safe naman daw siyang dumating sa bahay ng kaibigan niya. Sinabi pa ng papa niya noon na susunduin na lang siya nito. Pero nag-insist siya na siya na ang magdadrive pa uwi at hindi naman daw sila iinom. Nagpumilit noon si tito pero pinatayan daw siya ng cellphone ni ate. Pauwi na daw siya noon nang mapadaan siya sa kurbadang daan. Walang kabahayan at halos kakahuyan ang nasa tabing daan. May bigla raw tumawid na isang sobrang itim na pusa. Malaki daw yon at nagulat siya sa mabilis na pagtawid nito. Kaya iniwasan daw niya yon. Bigla raw niyang kinabig yung manibela pakanan kung saan may bangin. Doon na siya nawala ng kontrol. Nang hindi agad siya nakauwi, mga bandang alas 12 na, ay tumawag na rin si tito dun sa kaibigan niya kung nakaalis na ba siya. Doon na sila nagpanik dahil dapat daw ay nasa bahay na siya ng ganong oras dahil wala namang traffic sa lugar. Nagpasama nun si tito kay papa para hanapin siya. At doon nga raw, nakita nila sa gilid ng daan ang isang yuping kotse na naabangga sa isang puno. Maswerte pa rin siya kung tutuusin dahil sa puno siya bumangga at hindi nagtuloy-tuloy sa bangin yung sasakyan niya. Kundi ay baka nahirapan si na papa na makita siya. Duguan daw siya ng matagpuan ni na papa at taga-agaw buhay. Umabot sa puntong na comatose siya sa araw mismo ng kasal niya. Magising tulog ang nangyari sa kanya ng ilang buwan kaya matagal din siyang nanatili sa ICU. Mga 3 months yata bago siya tuluyang magkamalay. Noong mga panahon na yon ay nasa ibang bansa na yung fiancé niya dahil di nito nakayanan ang depresyon ng pagkakadisgrasya niya at di pagkatuloy ng kasal nila. Akala nga niya ay tuluyan nang mawawala si ate. Pero nagkabalikan po sila. Natuloy yung kasal nito a few years later, mga 2018. Pinalitan na nila yung date ng kasal nila at hindi na naging pasaway si ate Miley matapos niyang makarecover sa aksidente. Naging lesson yung nangyari sa kanya at kahit sa aming mga pinsan niya na huwag baliwalain ang mga pamahiin. Ito lang po ang kwento ko. Sana ay mapasama ito sa inyong channel.